Marami ang nagtatanong, paano nga ba bumaba sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa kabila ng pagiging pinakamakapangyariang tao nito? Ano nga ba ang nangyari? Yan ang aalamin natin. Pero bago natin simulan, kung bago ka pa lang sa channel natin, pindutin nyo na ang subscribe button, i-like ang video ito at i-click nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video natin. Simulan na natin! Ika-apat na araw ng People Power Revolution, tila nahati sa dalawa ang mamamayang Pilipino. Sa kauna-unahang pagkakataon, dalawang magkatunggali sa pwesto sa pagkapangulo ang nanumpa sa pwesto. Habang nasa kahabaan ng EDSA ang milyong-milyong Pilipino na nananawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Ferdinand Marcos. Dagsa naman sa palasyo ng Malacanang ang libo-libong mga taga-suporta ni Pangulong Marcos. Pasado alas 7 ng umaga, nasaksiyan nila ang panunumpa sa pwesto bilang Pangulo ng Pilipinas. Nagpasalamat ang pamilya Marcos sa walang sawang pagsuporta nila sa kanilang administrasyon. Sa kabilang banda naman, nagtipon-tipon sa Club Filipino sa lungsod ng San Juan ang mga taga-suporta ni Corazon Aquino at sa harap ng Senior Associate Justice ng Korte Suprema na si Claudio Tihanki. Nanumpa bilang Pangulo ng Bansa si Ginang Aquino. Dagsa ang mga taga-suporta ng mga Aquino sa Club Filipino na nagkakatawan ng awiting bayan ko na ipinagdiriwang ang pagkakaluklok kay Corazon Aquino bilang Pangulo ng Bansa. Ilang oras matapos ang sariling seremonya ng inaugurasyon ni Pangulong Marcos sa Malacanang, pinaligiran ng mga sundalo ang perimeter ng palasyo para harangin ang anumang panunugod ng mga demonstrador. Sa hapon ding iyon, nagmarcha patungo Malacanang mula Mendiola ang daan-daang mga tao na muntik nang magkagulo kung hindi namagitan ang isang pari na nagpaalala sa kanila na huwag magpapaputok. Ilang oras matapos manumpa si Pangulong Marcos, naghanda na siya at ang kanyang pamilya sa pag-alis sa palasyo. Tumawag pa nga si Pangulong Ronald Reagan kay Pangulong Aquino na nakikiusap na patuloyin muna sa Ilocos Norte ang dating First Family. Pero tumanggi si Pangulong Aquino. Mula Malacanang, sumakay sa eroplanong sina Pangulong Marcos, ang kanyang asawa at mga anak, ilan sa mga krone at si General Fabian Burr, noong madaling araw patungong Clark Air Base sa Pampanga. Mula doon ay inilipad sila sa Guam at Honolulu, Hawaii. Nang malaman ng mga nagdiriwang na mga tao na nilisa na ng Marcos ang Malacanang, nagkumahog sila sa pagsugod sa palasyo at nadatna nila itong abandonado. Pero masasabing maayos naman ang palasyo, hindi nila ito nakita sa loob ng ilang dekada. Sa wakas, tinapos na ng mamamayang Pilipino sa araw na iyon ang 20 taong rehimen ni Pangulong Marcos. Binati naman ng mga international media at news agency ang pambihirang pangyayaring ito sa ating bansa. Sa unang pagkakataon, napahanga ng Pilipinas ang buong mundo sa ipinamalas na pagkakaisa ng mga Pilipino nang paalisin nila sa kanilang kamay ang pinunong naghari sa kanila ng mahabang panahon. Sa pag-alis ng mga Marcos, umaasa ang marami sa liwanag ng pag-asa na ihahatid sa kanila ng kanilang nailuklok na bagong liderato sa katauhan ni Pangulong Corazon Aquino. Pero ang tanong, natupad ba ang kanilang inaasahan?